Hello mga kababayan, si Ivy ulito. We're now on vlog number 4, so stick around. Don't go anywhere. Si Ivy Metal po to from Waterloo, Ontario, Canada. Binabati ko ho ang lahat ng mga Filipino sa buong mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo dyan? Actually, nandito ako sa bahay ngayon dahil umuulan, so naka-house arrest ako. Originally, ang plano ko ho ay pumunta sa St. Jacobs para ipasyal kayo. Ang St. Jacobs ay tahanan ng mga Mennonites. Pero mukhang maghihintay yon kasi nga po may bagyo pa lang dumating galing sa US at as usual apektado na naman na ang Canada. So eto ngayon ako stuck sa bahay, walang magawa. So naisip ko ho na magpinta. Opo. That's right, nagpipinta po ako pero hindi po ako professional. Hindi po ako pumunta sa isang art school para mag-take ng fine arts upang maging dalubhasa sa painting. Self-taught lang po ako. So, wag pong ganong mataas ang expectations nyo. Ginagawa ko lang po to para aliwin ang sarili ko, lalo na sa mga araw na may bagyo, kagaya nga ho ngayon. So, para lang may magawa ako, kung hindi naman ako nagpipaint, nagaganchilyo na lang ako. So, kung ano-ano lang ang ginagawa ko rito sa bahay para hindi po ako mainit. So, ngayon po, ang gagawin ko ho ay magpipinta po ako ng ibon. That's right, magpipinta po ako ng ibon. At ang uunahin ko hong ipinta ay ang background using a really light sky blue. So, samahan niyo po ako. Tara na po. Okay, naka-close up na po ang camera sa aking mabilog na mukha. Okay. At ito naman po ang mga materyales na gagamitin ko. Ito pong canvas panel na to. Actually, nagamit ko na to before. Kaya lang dahil hindi ko gusto ang naging resulta ng trabaho ko. Kaya nilagyan ko uli siya ng primer. Tuyo na ho ang primer. At yan ang gagamitin ko uli, ang canvas panel. Hindi ko ho ugali na nagtatapon ng canvas panel just because hindi ko ho nagustuhan ang obra ko. Ginagawa ko, pinipinturahan ko lang ho uli. At magpipaint na naman ako. Kasi mahal ang canvas panel. There's no point in throwing them away. Para lang ikaw nag-aaksaya ng pera. Next! Ito po ang aking palette. Diyan ko isasaksak ang aking mga pintura na gagamitin ko. Ang gamit kong pintura ay acrylic. At dito naman po ang iba-ibang paint brushes ko. Yan ang tubig. Ito, papalitan ko na ang aking maduming basahan ng puti. Ganyan. At ito yung mga paint ko. Okay? At dito sa counter, ang bulk ng mga gamit ko. Yan, medyo organized yan. Hindi ganong nakakahiya. Gusto nyo bang makita ang mga natapos kong mga paintings? Tara, tara, pakita ko sa inyo. Yan po. Trabaho ko yan, sunflower. Next up, ang portrait ng aking mother nung siya ay bata-bata pa. Ang ganda niya, no? At yan ang aking painting na nakahang sa door ng aking washroom. At ito naman po ay ang painting ko na nakahang sa taas ng aking piano. Malaki po yan. It's a 24 inches by 36 inches. And I wanna show you something. Close up, kita niyo yung texture niya. 3D yan. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyong secret ko paano ko ginawa yan. Look at the details. I love Van Gogh. Na-inspire ako kay Van Gogh. Yan. Ito, puno rin to. Siguro may idea na kayo kung anong klaseng artist ako. I'm a colorist. Hindi ako minimalist. I love colors. Gusto kong gamitin, mag-eksperimento, mag-explore sa lahat-lahat ng kulay. Hindi ako naniniwala na
Ang kulay lamang ay limitado sa white, black, and gray. Maraming kulay na nilikha ang Diyos, and why not use them and enjoy them? This is another painting of a sunflower. Sunflower is also one of my favorite subjects that I paint. Isa sa mga paborito kong paintings ay ang dandelions. At yan ang mga paintings na gusto ko rin. Isa painting ko rin ho to. At ito ang isa sa mga pinakapaborito kong painting ko. Ang The Moose. I love the drama that comes with it. The light and dark play. Naku, tuwang-tuwa po ako rito sa moose na to. Yung moose ang naging inspiration ko. At ito namang Bohemian Tree. Isa rin sa paborito ko. At true to my 3D theme, kita nyo ho, may texture po yan. Yan po ang isa sa painting ko. Puno rin po to. Kumbaga para siyang haunted fall tree. Here's another sunflower painting, pero this time, it's inspired by Van Gogh. At ito po ang bird in a tree. Ito po ang moonstruck. Nakikita nyo po ang bird sa puno. Nakaharap siya sa moon. So yan po ang moonstruck. At yan po ang quirky tree holding the moon. At ito po ang bending with the wind. Okay po, mag-umpisa na po tayo sa painting ko. Ang una kong mga kulay na gagamitin ay primary blue and titanium white. Paghahaluin ko ito para ma-achieve ko ang kulay ng sky blue na magiging backdrop ng ating ibon na nag-nosedive. Abangan po natin. Tapos na natin ang background natin para sa ating ibon. Ngayon, isa sa pinakamahalagang tool ng painter ay ang hair dryer para matuyo ang pintura mo. Okay? Para yung susunod na layer ng pinta na ilalagay mo ay hindi maghahalo dito sa kulay na tinapal mo sa background. Kaya heto na tayo. Diyan nagtatapos ang ating pagpapatuyo ng pintura ito. At ngayon po, ay uumpisahan na nating i-drawing muna or i-outline ang ating ibon. Okay, mag-umpisa tayo dito sa pinakagitna. So, mamarkahan natin ang area na kung saan natin ipinta ang ating bidang ibon. Tududu! Okay, yan na yan. So, bale, ang plano ko, okay, itong plano ko. Gagamitin ko chalk, hindi lapis. In case nagtataka kayo. Hindi kailangan perfect ang line, basta estimation lang po to. Ang maganda sa chalk kasi, nabubura siya. Walang trace. Oh, ayan, yan na. Gagawa tayo ng cross. Ayan. Sa gitna ng ating canvas panel. At since ang ibon natin ay magdadive ng ganun, dahil siya ay steady. Na
sakali dito ang magiging ulo niya, dito ang magiging buntot niya. Hello po! So marami na tayo nagawa sa ibon natin. Okay, nalagyan na natin ang details dito sa pakpak niya, dito sa may ulo. Ang kulang na lang ay ang kanyang mata at yung paa, ilalagay natin dyan. Ngayon, ang gagawin ko, pupulituhin ko to, yung area nito. This time, hindi brush ang gagamitin ko, kundi itong paleta. So, ang gagamitin kong kulay ay primary blue at titanium white. Okay? Maghahaluin lang muna natin yan at saka natin halo-halo. Magic! Ganyan lang kadali yan. Nami-mix ko na kasing gamitin to eh. Okay, medyo matagal-tagal to. Ayokong i-bore kayo, kaya let me just finish this and I'll get back to you. At yan po, tapos na po ang ating painting the background using a palette knife. Talagang it's always fun to paint with a palette knife. Isa sa mga paborito kong tools to. Actually, marami akong klaseng palette knife, pero ito lang ang ginamit ko. So, that's it. Patutuyuin lang natin to, and then we'll add yung eyeball and yung mga paa niya. And we're done! Okay, so tapos na po ang ating painting at ito na po ang ating finished product. Yan na po ang ating painting. Tapos na po siya. Makikita nyo ho na there's a lot of detail sa katawan ng ibon. I'm just gonna close it up. Close up lang po. Yan, yung pakpak niya. Ayun ang kanyang paa. Makikita niyo ho yung details sa katawan niya, sa pakpak niya, yan, sa mata. At makikita niyo rin ho, finally, ang texture ng background, kaya ginamit ko ho ang palette knife. Maganda, magandang effect niya ho. Yan, okay na yan. See? Nag-create lang tayo ng mas magandang texture sa background niya. Maging sa ating ibon. See? Taray niya, no? Ayos na yan. Masyado na kasi tayong matatagalan pag nagdagdag pa ako ng mga details. Marami pa rin akong pwedeng gawin dito, of course. Pero, for now, for this vlog, hanggang dyan na lang po muna tayo. At nandito na naman po tayo sa greetings portion. I would like to say happy birthday to the following people. Kuya Evan Hantilla and Icon Mariel, Tita Elaine, Cosico Fernandez, and Christine Balakbat. Happy birthday sa inyong lahat. Gusto kong batiin ang mga friends ko na nagpapabati na nasa Dubai, si Hershey Mendoza. Kumusta ka na dyan? Ingatan mo sarili mo lagi. And si Michelle Wilson na nasa UK. How are you? I miss you, my friend. So, I hope you're having a good life there. Kung meron po kayong gustong batiin ko sa susunod kong mga videos, please don't forget to leave a comment sa comment section. And also, huwag nating kalimutan to like, share, and subscribe to my channel. And please click the bell icon for more notification for future video uploads. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Mag-iingat po kayo, mga kababayan ko, at binabati ko ang lahat ng Pilipino sa buong mundo. Napiyok pa ako. Ingat po kayo, lalo na sa panahon ng pandemic na to. God bless you all, at magkita-kita tayo sa susunod kong video. Bye!